Nilikha niya ang langit at lupa. Nilikha niya ang araw at buwan. Nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo ngayon sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sa katahimikan ng ating mga puso, alalahanin natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala upang tayo'y maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Humiling tayo ng patawad sa Panginoon. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kalooban manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutiang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumariyan, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos. Ngunit hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasya kong wala kong ipapangaral sa inyo, kundi si Hesukristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, nabubuhay ang iyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos.
o ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Kasama ko sa tuwinay, yaong iyong kautusan. Kaya ako'y dumurunong nang higit pa sa kaaway. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Sa lahat kong mga guro, ang unawa ko ay higit, pagkat ang aral mo turo ang laman ng aking isip. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Ang taglay kong karunungay higit pa sa matatanda, pagkat ang iyong mga utos ay hindi ko sinisira. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Di ko gustong matutuhan ang ugaling masasama. Ang hangad ko na masunod ay ang iyong sinalita. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guru ko na nagturo ng aralin. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanyang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Nilulun niya ang kasulatan at matapos isahuli sa tagapaglingkod, siya'y naupo at nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. At sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo." Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. "Hindi ba ito ang anak ni Jose?" tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sarili, sariling bayan, ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum." At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel nung kapanahunan ni Elias
nang hindi umulan sa loob ng tatlong taot kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel nung kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Mga kapatid, tayo pong lahat ngayon ay nagtitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sa kabila ng masamang panahon, tayo pa din po ay nagtitipon upang ipagdiwang ang misang ito. Kaya isama po natin sa ating mga dalangin sa mga oras na ito ang ating mga kapatid na napipinsala ng napakalakas na hangin at napakalakas na ulan. Alam natin mga kapatid ang kakayanan ng Diyos at pinakita ni Jesus ang kakayanan ng Diyos sa iba't ibang misyon na kanyang ginagawa. Tandaan natin na ang parte ng misyon ni Jesus ay pumunta sa iba't ibang bayan upang ipangaral ang mabuting balita. Kasama po dito ay ang kanyang kakayanang magpagaling ng may sakit, kagaya ng magpatawad ng pagkakasala, kakayanang magpalayas ng masasamang espiritu. Kaya marahil nung mga panahong iyon, si Jesus ay kinikilalang ng napakaraming tao dahil siya ay may kakayanang gumawa ng milagro. Maraming tao ang sumusunod sa kanya. Maraming tao ang marahil naniniwala sa kanyang kakayanan. Kaya nung si Jesus ay bumalik sa Nazareth, lugar na kung saan siya ay lumaki, siya ay tinanggap nila ng buong puso. Tinanggap nila ng may magandang pagsalubong si Jesus. Naalala ko po, marahil ganyan din naman tayo, di ba, bilang mga Pilipino, kapag merong tayong kababayan na nakikilala sa ibang bansa, binibigyan pa nga natin ang tinatawag nating heroes welcome. Marahil ganun din ang mga kababayan ng Panginoon. Nung bumalik si Jesus sa Nazareth, sila ay tuwang-tuwa sa pagbabalik ng Panginoon. Ngunit nung si Jesus ay bumalik sa Nazareth, siya ay nagtungo sa sinagoga. At nung si Jesus ay nagtungo sa sinagoga, binasa niya ang aklat na kung saan sinabi ni Propeta Isaías, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral ang mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita upang bigyang kaluwagan ng mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Sinasabi ng Panginoon na sa kanyang buhay, sumasa kanya ang Diyos Ama. Sa kanyang buhay, sumasa kanya ang Espiritu Santo. At parte ng kanyang misyon ay ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha, isugo at ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, ang mga bulag ay makakakita. Parte ng misyon ni Jesus ang magbigay ng pag-asa. Pero anong sabi ng mga kababayan ni Jesus? Kilala ka namin. Di ba lumaki ka sa Nazareth? Ang ama mo ay si Jose. Kilala ka namin. Bakit may kakayanan kang magsabi
na sumasayo ang Espiritu ng Panginoon, na sumasayo ang Diyos. Ipangangaral mo ang mabuting balita sa mga dukha. Sa madaling salita, mga kapatid, ang salita ng Diyos na ipinuklaman ng Panginoon, hindi nila tinanggap. Bakit? Dahil naging totoo si Jesus sa kanyang pananalita. At ang salita ng Diyos, marahil, nakasakit sa kanilang damdamin. Di ba minsan ganyan din tayo, mga kapatid? Pinipili lang din natin minsan ang salita ng Diyos na gusto nating pakinggan. Pero oras na ang salita ng Diyos ang nangusap sa atin at hindi natin matanggap ang katotohanan ng ito. Maraming pagkakataon, sinasarado natin ang ating mga tenga. Nagbibingi-bingihan tayo. Kapag ang salita ng Diyos, tila pinapangaralan tayo sa mga maling bagay na ating ginagawa, ang lagi nating sinasabi, ayokong pakinggan yan. Hindi yan ang tinig ng Diyos para sa akin. Most of the time, we become selective to what we want to hear. Pinipili lang natin ang mga salita ng Diyos na tila nagpapagaan ng ating kalooban. Pero minsan kapag ito'y nagtuturo na sa atin, tila ayaw natin pakinggan. Kaya nga, yung mga kababayan ng Panginoon, ano ang ginawa nila kay Jesus? Pinalayas si Jesus. At ganyan din tayo, mga kapatid. Oras na pinipili lang natin yung mga bagay na gusto nating pakinggan patungkol sa salita ng Diyos, parang pinapaalis natin ng Panginoon. At oras na pinapaalis natin ng Panginoon, yan din ang mga pagkakataon na para din nating tinataboy ang grasya, biyaya, kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Kaya ang hamon sa atin, mga kapatid, ang salita ng Diyos nangungusap sa atin. Masaktan man tayo, pero ito ay may turo na pwede nating gamitin araw-araw. Ang salita ng Diyos ay nangungusap sa atin upang ito ay magbigay ng paalala, ng pagpapala, ng grasya at pag-ibig ng Diyos. Kaya po, sa araw na ito, mga kapatid, buksan natin ang ating mga puso, buksan natin ang ating mga kalooban, buksan ang ating mga tema, ang ating mga tenga, upang ang salita ng Diyos tumimo sa atin at matanggap ang grasya, biyaya, pagpapala na ipinagkakaloob ng mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinanggihan si Jesus ng sarili niyang mga kababayan. Tanggapin natin siya ng may pananampalataya at manalangin tayo sa kanyang pangalan. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ipahayag ng may katapangan at isabuhay ng may paninindigan ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Sa pamamagitan ni Kristo sa atin, naway mapagtanto ng sandaigdigan ang bukal ng tunay na karunungan. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga Kristiyanong magulang, naway maging matatag sa pagsunod kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay, manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan.
ang mga may sakit na nabibigatan sa buhay. Naway madama ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga at malasakit ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng kaligayahang walang hanggang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Makapangyarihang Ama, walang sino man sa amin ang makalalapit kay Kristo kung hindi mo ito ipinagkaloob. Gawin mo kaming iisa sa Kanya upang makapiling ka namin magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat.
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo na amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers, sumunod po tayo at maraming salamat po. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugod sa daing ng mga aba at ihatid sa mga ang magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag. Bigyang paningin ang mga bulag, dalhin ang nasa dilim sa may liwanag. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating po na September 5, 2024. Araw po ito ng Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayong lahat. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito.
naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.